pulong na walang kapalit, bukal sa kalooban. Ang tanging hangarin ay magsilbi sa bayan. Sulong na bayan! Kasama si Ms. Loli Acosta sa DWIZ 882. Right, mapagpalang hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong na Bayan. At tayo po'y dinig. Nadinig sa batang panig ng mundo. So good morning, good afternoon, good evening as the case may be. Lalo-lalo po sa Estados Unidos, sa East Coast, sa West Coast. Ngayon na rin po sa gitnang silangan, napakalakas po natin sa Jeddah, sa Riyadh, Qatar, sa UAE, United Arab Emirates, at syempre sa ating mga neighboring countries, saan-saan po yan. Sa Down Under, sa Australia, diyan po sa Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, Hong Kong, at din na rin po sa Myanmar, na malakas na din daw po tayo sa Macau, kung saan na andon si Miss Ann Ceres, ang wifey ng ating engineer Fred Dalamala. At syempre, Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po sa ating mga kapatid Muslim, Assalamu alaikum. Nako, tayo po ay Lunes ulit. At syempre, ang ating inuuna, pag-unang araw ng working day ay ano? Inaabangan na po ito ng lahat. Pero bago ang lahat ng yan, tayo po ay may bagong time slot na. Dati ay 3 to 4, ngayon naman ay 2 to 3 na in the afternoon. Araw-araw po yan mula Lunes hanggang Biyernes. So okay, ang ating inuuna sa first working day of the week ay syempre ang salita ng Panginoon. Nang tayo ay mabigyan ng gabay at giya at inspirasyon at siguro wisdom dahil napakadami po ng ating hinaharap na hamon. Lalo na sa mundong ating ginagalawan ngayon, ay iba-iba ang mga problemang hinaharap. Sa Ukraine, nandyan pa rin ang war. Siyempre, sa ibang mga lugar naman ay taghirap at gutom, ika nga, no? But lo and behold, hindi po tayo dapat nag-aalala at nag-worry. Kasi kung alam natin ang salita ng Panginoon, we will not worry. Sabi niyang ganun, do not worry about tomorrow, for tomorrow will take care of itself. But syempre, hindi po ganun kasimple. Kung tayo naman ay tamad, ay talagang dapat mag-worry ka nga. But today, tayo ay pinagpapala dahil kasama na natin, mukha na sa kabilang linya ng komunasyon, ang pastor ng Naikabite sa World of Church of God Mission sa Naikabite, si Pastor Gingging Rodelas. Nako, welcome sa ating programang Sulong ng Bayan at ibahagi mo na ano ang iyong verse na maibabahagi sa lahatan na nakikinig sa atin at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo. Hello? Hello po. Yes, magandang hapon po. Vina Lolit. Yes. Opo. Kamusta ka na? Okay. I'm so blessed. Mabuti naman po. Ayan. Alam mo, ang ating Lunes, ang laging sinasabi ko nga eh, mabigyan natin ng guide kasi nga, humaharap tayo sa iba't ibang klaseng paghamon. Naandyan yung food security, naandyan yung wars, famine. Sabihin mo na lahat-lahat yan, pero pag hindi ka nakakaalam, ika nga, no? Hindi mo alam yung katotohanan, eh talagang mababalisa ka. Nandyan lahat yung worries. Kasi alam mo, Pastor Gingging, ako ay merong one verse a day keeps all, nilalahat ko na all our worries away. Kung meron kang salita ng Panginoon araw-araw. So ngayon, anong verse yung gusto mo ibahagi? Go ahead. Yung Proverbs chapter 3, verse 5, trust in the Lord with all your heart. Okay. And lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Straight. Ako, ang ganda yan. He will make your path straight. Lahat ng dadaanan mo, Pastor Gingging, sa lahat ng ating tagapakinig, yung ating mga dadaanan, eh, alam naman natin, mayroong mga palikulikong temptasyon na daan. Pero yan, dahil sa sinabi niya sa kanyang Holy Scriptures, He will make your path straight. Anong ibig sabihin nan? Go ahead. Yun nga lamang, before natin ma-experience yung straight path na gagawin ng Panginoon, yun nga lamang, siyempre, kailangan, una sa lahat, kay Lord lang tayo magtitiwala.
not in our own strength or kakayanan, kundi talagang straightly ang tiwala natin ay na kay Lord lang. And secondly, kailangan we have to acknowledge God in our life. Sa araw-araw na gagawin natin, kailangan na may pakita natin that it is God yung nangunguna sa atin. Mm-hmm. O kasi alam mo ang mundo, lalo na ngayon sa ginagalawan natin, tech, sinasabi nila high technology. In other words, kahit ang kalumingon, kaliwat, kanan, mag-order ka nga ng pagkain ngayon, teki na eh. Tatawag mo, titindutin mo lang. O, titindutin mo lang yung telepono mo at maya-maya na, andyan na yung rider. So, virtual, maski sa amin tahanay ng pamamahayag, hindi na rin kami lumalabas masyado dahil pwede naman by Zoom, katulad ng ating supposedly gagawin. Ano? So, virtual lahat, pero ang nakakakaba, yung bang ang daming mga impormasyon na naandyan, naglipa na sa social media, sa internet, na karamihan ay hindi makatotohanan, nananakot. So pag sinabi mo, trust in the Lord with all of your heart, lean not unto your own understanding, acknowledge Him in all your ways, and He will make straight, He will make your path straight. E paano? Paano ka mag-trust? Kaso kitang-kita mo na nandiyan sa internet, ito o yung daan, likulikong daan, o tuwid bang daan yan, o pakaliwa, o pakanan. Paano yun? Siguro the best thing ay kung talagang nagtitiwala sa Panginoon. Bakit kailangan tayong maapektuhan ng ganitong mga bagay? Kasi alam naman natin that God is always in control in any situation sa buhay. Kung halimbawa, may mga bagay na nangyayari sa buhay o sa media, kailangan hindi tayo maapektuhan kung totoong nagtitiwala sa Panginoon. Dahil alam naman natin, God can do everything na dahil sa iyong makapangyarihan. Parang ganun ko. Oo. Hindi, sa inyo yan, sa iyong congregation, I'm sure may mga hamon din kayong hinaharapan. Ilan ba ang iyong mga membro dyan sa World of God Mission? We have two services. And yun ay nag-start kami from 7:30 to 9:15 ang first service. So umaabot kami ng yung first service namin, umaabot ng 150 yung umaattend na mga tao. Then second service ay almost nasa 100 naman. Kaya almost 250. Pero before the pandemic, last 2020, na March, almost umaabot na kami ng 300 attendees in every services. So, kaya talagang ang naging hamon sa amin, siyempre, every time nawawala ng mga religious gathering, so maraming beses na gano'n, nadidipokus yung ilang mga kapatiran sa Panginoon. Pero praise the Lord kasi times goes by ay nakikita naman namin muling bumabalik yung mga dating dumadalo na. So naging malaking challenge sa amin yun. Mm-mm. Sa congregation yun. And then meron ba kayong tinatawag na sa mga outreach? Tuloy-tuloy pa rin yan kahit may pandemya? Minsan kaming way back 2018 and 19, nagkaroon kami ng outreach sa Cavite City. Mm-hmm. Cavite City, then yun nga lang, because tinamaan ng pandemic, that time talagang naging mahigpit din dito sa Cavite. And alam ko naman kahit sa ang lugar na 18 years old pababa, at saka yung mga ilang mga olds natin na seniors, hindi pwedeng lumabas. Yes. Kaya that time medyo nagre-rent kami ng isang facility sa Cavite City.
Eh, dahil nga most of the time hindi nila pinapayagan ng religious gathering and pati yung mga kabataan, ilang matatanda. So medyo naging ano rin sa amin yon, naging malaking problema kasi nga how can we pay the ano yung venue. Oo, siyempre. Oo, kasi wala eh, wala nga attend eh. Eh siyempre, kahit naman may umatend o hindi, ang usapan, you have to pay monthly. Even though na ano ah, even though na may mga rules noon na oh, wag muna habang pandemic, walang maniningil. Eh, kahit walang maniningil, nisan, oh, kahit kalhati lang, you have to pay. Eh, siyempre, naging, oh, bayad pa rin. Kaya medyo naging pressure sa akin. At siyempre yung mga kabataan, ilang matatanda sa church, medyo talagang wala kami magawa. We have to obey eh, the policy of the government. Kaya medyo that time, way back 2021. Okay. Before the end of 2021, yung unang month, medyo inano muna namin. Medyo sabi namin, tika muna, we have to stop the fellowshipping, yung outreach. At kung may mga pagkakataon, gawin na lang muna sa bahay. So nag-house church na lang kami noon. Para walang nire-rentahan. Right. Kaya lang dahil nga pandemic, kahit ako mismo hindi ako makapasok doon sa vicinity ng Cavite City. Kasi bawal. Bawal kaya lang. Ang ginawa, ang nangyari na rin lang, eh, through video. Ayun. Through video na lang ang ginagawa. Right. Ang ginawa po namin, nag-recording kami. Nagre-recording kami, tapos saka namin sinesend dun sa mga kapatiran sa Cavite City. Kaya lang, pero tita, talagang mas gusto nila yung you are in the house of the Lord. Na doon ka sa church at doon ka nagpe-praise in worship, nananalangin. Mm-hmm. Kaya talaga ngayon po yung mga medyo challenges na pinagdaanan namin sa church. At saka, you mentioned about pambayad sa rent at saka mga cost expenses. So yan eh, again, alam natin ang ating Panginoon is the Lord and Giver. At well, Jehovah Jireh, the one who provides. Opo, totoo po yun. Opo. Ikaw ba somehow or sa inyong congregation na panghinaan ka ba ng loob para sabihin ako, paano yung pambayad natin? Eh, wala nga tayong talagang maibabayad pa. Merong mang ganong pagkakataon. Dumadating po talaga yun eh. Sometimes, di naman po natin masasabi na porque isang pastor na o naglilingkod na sa Panginoon ay exempted na sa mga ganyang bagay. Talagang sometimes yung pa nga yung mas maraming challenges eh. Kasi sila yung tumatayo to teach the Bible doon sa mga tao, to pray for them. Kaya siguro, ang unang iniisip ng kaaway, ito ang patumbahin natin. Dahil pag ito yung tumumba, matitigil. Kaya talagang dumaan din po ako doon sa ganoon. Pero talagang nakita rin naman namin that God is the great provider. So may mga time naman noon na natutustusan yung mga pambayad sa renta nga. Ganoon. Ang medyo mahirap nga lang talaga dumating yung walang pwedeng lumabas, no? Religious gathering. Pasaginging. Ngayon eh, lumuwag na ulit. Bumabalik na ba? Unti-unti? Ngayon po ay dito po sa Cavite City. Ano po, dito po sa Cavite City, continuous pa rin yung pagpunta namin, house church na lang muna. Pero okay. Continuous naman, po, tinutuloy po yun. Pero sabi nga namin, eh, gawain naman ni Lord yan, the Lord will provide for everything. So okay naman po, nakaka-attend pa rin yung mga kapatiran sa isang bahay po. Na medyo malaki naman kasi yung bahay. Kaya nagka-cash naman kami doon. And dahil nga po meron akong mga na-train na associates.
mga leaders ng church. So most of the time sila yung pumupunta doon. Then dito naman ho sa Maine, sa Nai Cavite, dito naman ho ako nag-stay and nagtuturo ng lalo na pagdating ko sa leadership. So yan isa lang sa mga hamon. Pagdating naman sa mga ugali ng ating parishioners o ng ating congregation, ano yung pinaka-common na matatawag nating hamon na idinudulog sa iyo? Kasi siyempre yung iba may sabihin na natin mayroong ano magagalitin o malaki ang kuot sa puso kaya inigit. Alam mo na lahat ng mga klase ng kasalanan. Ano yung nakikita mong siguro ano yung na-overcome nyo dyan na pagdaanan? Siyempre, ang church po kasi different kind of people and siyempre may kanya-kanyang attitude. Ayan. Okay. So, bilang isang pastor, kailangan po na maturuan sila. Pero talagang dumaan din po kami sa mga katulad po ng mga konting usap lang, konting misunderstanding. Ako, talagang lumalaki agad ang problema. Sometimes yung iba, kasabihan na nga na natitisod, tumitigil. Right. Pero in my 16 years, in the church, apo. Bali, ano po kasi, lagi ko po nasasabi sa kanila, half of my life, yun na po yung naging paglilingkod ko kay Lord kasi nag-start ako 17 years old eh. Oo, naalala ko sa isang Bible school. Right. Oo, pumasok ako sa isang Bible school. I was only 17 years old. And now, ano na po ako, nasa 50 years old na ako, kaya half of my life. Talagang ipinaglingkod ko na kay Lord. So, for 16 years, after how many years, naayos naman po, mas, kasi parang ang ginawa ko po dun sa church, hindi lang sa basta church, na, kasi pag sinabing church, yung iba, pagkatapos uwi, pagkasimba, pagkatapos, ito po parang ginawa kong isang family church. Ano ibig sabihin? Parang isang pamilya. Lalo na po doon sa aking mga workers. I have 85 workers in the church. Dami. And sila ho yung talagang tinuruan, pinayuhan. Kasi minsan sa isang workers po, ang pinakamabilis sometimes na desisyon na nagagawa nila, talikuran na yung kanilang paglilingkod. Siyempre, nakakabintot ko yun. Kaya we have to encourage them, we have to pray for them. Mm-hmm. And sometimes talagang we have to counsel them. Mm-hmm. Kasi emotionally, minsan emotionally down, spiritually down. Depressed. Kaya ang ginawa po namin, isa sa ginagawa namin sa church, meron kaming tinatawag na discipleship program. Okay. So dito mas lalo nilang naiintindihan yung buhay Kristiyano. Kaya pag nakita ko po for that 16 years, pag naiintindihan ng isang tao yung kanyang relasyon sa Panginoon at yung kanyang responsibility kay Lord, at yung mga challenges na dadating sa kanya, naintindihan yung tatlong yun, mas magiging less yung problema inside the church. Opo. Ang sarap matinig yan, no? Mas magiging less. Oo. Hindi naman natin siyempre masasabing wala kang dadaan ng mga temptasyon o problema. Pero maganda yung sinabi mo, makatotoo yan, na pag ikaw ay naka-align at naka-connect sa ating Panginoon, magiging less. Ayan, ang sa lahat po na nakikinig at nakakapanood ngayon sa atin sa Badbang Panig ng Mundo, kung anong bigat na inyong dinaraanan ngayon, ayan ang linaw na sinasabi ni Pastor Gingging. Kung kayo po talaga ay kumbaga, if you abide in me and I abide in you, magiging less, L-E-S-S. Ulitin natin na kasi baka hindi maintindihan na ating mga tagapakinig at tagapanood, magiging less ang problema. Ang sarap naman marinig yan. Oo, Pastor Gingging. So lahat yan ay kumbaga na-overcome ang mga problemang talagang
hinarap nyo? Opo, opo naman. Yun nga po, for that 16 years, talagang maraming proseso. Pero siyempre, lagi rin na namin sinasabi na still the Lord ay gumagawa pa rin sa buhay. Hindi pa tapos. Kumbaga, hindi pa tapos si Lord hanggat nananatili tayo kay Lord, hanggat nananatili tayo kay Lord, si Lord ay patuloy na gumagawa sa buhay natin. Hanggat naka-abide tayo kay Lord. Right. A work in progress na hindi ka pa naman talaga, hindi pa rin siya tapos sa atin, sa paghulma sa atin, ano? Kasi ang dami pa rin aayusin, kumbaga, no? At wala naman talagang masasabing perfect. So siguro, ang talagang kailang sinasabuhay natin eh yung pagtitiwala. Yung pagtitiwala na merong Panginoon na talagang magkakaloob sa iyo ng lahat ng iyong heart's desire kung ikaw ay naka-align o talagang siya yung line connect, kumbaga sa internet. Hindi tayo magkakausap kung walang connection eh. Walang connection. Right. If hindi ka nakakonect, talaga mawawala ka o magugulimihanan ka. Nandiyan na yung sabihin na natin, mag-worry, agam-agam, balisa. So siguro, huwag kang aalis, Pastor Gingging, ano? Tatalakayin pa natin kung paano naman ang mga pamamaraan na itinuturo mo sa iyong congregation para mapaglabanan o ma-overcome lahat ng nagiging problema o worries, agam-agam. Kasi we have to pause for our station break. So, diyan ka lang sa kabilang linya at ma-share mo and like itong ating programa para makita. Actually, sinare ko na kula Kuya Cesar Peng sa Australia, kila Nenet, ang ating kamag-anak, si Mucha, si Ate Lilia, Ate Noelita, lahat sila na supposedly ay mapakinggan kung paano mo ito pinapahayag ang salita ng Panginoon. So, please wait and hold on the line. Si Miss Loli Acosta, Sulo na Bayan sa DWIZ 882. Okay, babalik muli ang ating programang Sulong ng Bayan at siyempre kapiling pa rin po natin sa kabilang linya ng komunikasyon ang pastor ng Church of God World Mission sa Naic, Cavite, no less than Pastor Gingging Rodelas. Hello po muli. Hello po. Ayan, okay. Kanina bago tayo mag-pause for our station break, tinatanong natin ano-ano ang mga pamamaraan para tayo ay makapagtiwala talaga sa ating Panginoon. Kasi yung verse na binahagi ay Proverbs 3:5-6, uulitin ko lang, trust in the Lord with all of your heart, lean not unto your own understanding, acknowledge Him in all your ways, and He will make your path straight. Napakadaling sabihin, pero pagpagpatiwala, doon nagkakaroon ng issue ng puso. Paano tayo makakapagtiwala sa Panginoon? Go ahead, Pastor Jing. Siguro, una sa lahat, kailangan yung foundation din ng Word of God ay laging nasa puso natin. Yung everyday devotion, yung everyday na pagbabasa ng Bible and prayer everyday. Yun din ang lagi kong din pinagagawa sa mga, lalo na sa mga workers ng church, na kailangan meron tayong devotion everyday. Kasi ito yung pinakapundasyon ng buhay Kristiyano. Kaya nga yung faith comes from hearing and hearing of the Word of God. Kaya kung everyday tayong nagbabasa ng Bible, so mas maganda yung pwedeng maging result nito sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya talagang madedevelop yung pananampalataya sa Panginoon, pagtitiwala sa Panginoon. Basta everyday. Pastor Gingging, kasi alam mo, ang mga kabataan na, no, lalahatin na natin, kasi mga anak ko ganyan eh. Minsan sa pagkainan, di nakikipag kumakain at nagsasalita ka kahit papano, nag-uusap kayo, magulat-gulat ka, hindi naman pala nakikinig kasi may earphone. At ang usong earphone ngayon, wireless na.
Di, nakapakipang book niya, hindi mo naman alam salita ka ng salita, wala naman pala siya napapahinggan. Kasi nga, yung earphone niya, hindi, walang wire eh. Hindi na kailangan na wire, basta wireless siya. So, alam mo, nakikinig siya. Yung pala, nadadivert yung mga attention nila sa ating mga pinapaalala. So, ito yung oras na sinasabi natin, in this, na ikaw ay naglalaan ng mga siguro walang kakwenta-kwentang oras sa iba-ibang bagay. So, walang kakwenta-kwentang bagay, yun na pala yun. Ay, dapat maglalaan ka ng panahon para sa ating Panginoon. So, ano yung the best time? Paki-share nga sa atin, paano kayo nagme-meditate? Ano yung best time o panahon na mag-devotion? Most of the time, pagising sa umaga. Kasi, nakapagpahinga ka, di ba, sa gabi, natulog. Buong gabi. So, nakapagpahinga talaga. Pagising mo in the morning, medyo sariwa pa yung mind eh. Kasi wala kang pa masyadong iniisip eh. Wala kang iniisip na problema. Oo. Kaya, mas mabilis makapenetrate yung meditation ng Word of God. Oo, yung pag-ministeryo ng Holy Spirit habang nagbabasa ka ng Bible, maraming mga insight na pumapasok sa puso natin, sa isipan. And most of the time ay nare-refresh yung ating spirituality. Isipan kasi nga maaga pa lang eh. Kumbaga less pa yung mga maraming isipin. Kaya yun nga ang isa rin sa mga na isi-share ko sa aming mga workers na mas maganda kung umaga nagdi-devotion. Kasi iba-iba yung style eh. Meron sa gabi, meron sa hapon. Ganyan. Kaya lang minsan binidiscourage ko sila sa gabi kasi pagdating sa buong maghapong may ginawa, sa buong maghapong may mga ginawa na o nagtrabaho sa buong maghapong. Pagdating ng gabi, exhausted na yan. Pagod na, hindi na makakapag-concentrate sa pagbabasa ng Bible. Minsan nga, nakakalungkot kasi pag yung sobrang pagod, magbabasa, doon magdi-devotion. Minsan nakakatulugan eh. Nakakatulog na doon. Oo, malinaw dun sa verse na yung nabanggit. Ano? Para po sa mga nakikinig, again, get your pen and paper. Kasi alam mo, Pastor Gingging, nagbibigay tayo ng Bible after each of the matapos ang programa. For those, the first two callers or three, na makakapag-share ng ating pinapahayag tuwing Lunes. Ano? So, Proverbs 3:5-6, again, inuulit po natin yun ang verse natin today. Ang tanong nga, dun sa verse na yun, sinabing malinaw na malinaw, as clear as water, na put him first or acknowledge him first in everything you do. Yes. So he will make your path straight. So uunahin mo siya muna on top of it. Siguro mas sa asawa mo, uunahin mo muna ang Panginoon eh. Sa pamilya, unahin mo pa rin ang Panginoon eh. Paggising mo pa lang. Maganda yung sinabi mo, paggising pa lang. Inuuna mo na siya. Wala mo ng Facebook, wala mo ng cellphone, walang gadget, walang laptop, walang computer. Tama ba? Opo, ganun nga po. Minsan naman talaga kung naging lifestyle na natin yung devotion every morning, minsan automatic na siya eh. Pagising mo, medyo mas aagahan mo doon sa mga kasama mo sa bahay. Dating. Okay. Para tahimik, gano'n. Mm-hmm. Kasi pag talagang naging lifestyle na nga yung devotion, madali na yun eh. Madali nang mag-adjust, madali nang gumising ng maaga. Pero nung pag sa umpisa pa lang ako, ang hirap. Maraming temptation talaga. Mm-hmm. Kaya talagang we assure na yung mga workers namin ay talagang everyday of their life nakakapag-devotion sila. Supposed to be every Sunday nagsasubmit sila ng naging devotion nila for the whole week. Wow, galing. Ganun po yung one of our policy bilang isang workers ng church.
Mm-hmm. Lalo na yung nasa mga worship department, ayan, talagang required sila na they have to submit their devotion for the whole week. Oo. So meron din kayo yung tinatawag nating for male or female, ano, mga cell or small group? Opo, meron din po kaming mga tawag ay, that ang tawag na iba care group. Care group, okay. So sa amin po ay yung cell group ginawa po naming C2S, Connecting Two Souls. Ibig sabihin, nag-aalaga kami ng hindi naman supposedly sinabing connecting two soul, eh dalawa lang. Siyempre kung ilan yung ipagkatiwala sa inyo ni Lloyd, yun ang aalagaan mo, i-disciple. Kaya meron po kami mga ginagamit na materials para po sa pagpunta doon sa dinidisciple, merong mga topics na dala. Pag-uusapan sila. Opo. Yeah. Naka, ano yun, nakapag-modules. Oo. Oh, may module na sila. Oo. And sometimes, pinauuna na namin pabasa para pag nag-discuss, alam na nila. Opo. Parang may assignment, ano? Eh, yun naman po, ginagawa namin kasi yun nga yung desire ng puso namin na maging maayos at makatotohanan yung aming ginagawang paglilingkod at relasyon sa Panginoon. Kasi talagang lagi ko rin pong sinasabi sa kanila, the best thing na pwede natin gawin ay make our relationship to the Lord na laging tama. Mm-hmm. Laging maayos sa harapan ng Panginoon. Kasi whatever happen, dahil maganda yung relationship mo kay Lloyd, nagdi-devotion ka everyday, marami ka natututunan coming from the Word of God, magiging maganda yung impact ng spirituality ng buhay na bilang isang Kristiyano. Lalo na sa panahon natin ngayon, talaga namang nandyan lang sa tabi-tabi ang temptation, yung mga tukso na pwedeng gamitin ng kaaway just to pull us down para ibagsak tayo. Eh, kaya ganun po, talagang kailangan talagang may effort at saka intensified, hindi na all bolder, ano, kung dati-dati alam niya ang pag the disciple one on one, eto bibigyan mo na talaga ng isang matinding ano ba, todo na to. Katulad ng I see, may todong lakas. Kaya itong ating programa ay lagi nating pinagdidiinan na if you can do it now, do not procrastinate, do not delay it, do not ano, parang pinapabukas-bukas mo pa eh. If you can do it now, do it now. Hindi And then, again, ulitin lang natin, ano, sa mga pagsubok, sabi mo nga, nandyan patabi-tabi lang mga temptation. Kasi, again, the devil is like a roaring lion ready to devour. Kita mo, kung wala kang pangsangga o armas, eh paano, talagang kakainin ka ng buo niyang kaaway, devour, ba naman isa-isahin. So, antindi ng pananakot, ano? But again, bigyan mo ng isang siguro matatawag na assurance ang ating mga tagapakinig para hindi sila magiging matatakutin. Go ahead. Yun nga po, stay in what the Bible say. Kung ano yung nababasa natin coming from the Bible, or lagi nating panghawakan yung mga promises ni Lord. There are almost 3,000 promises ni Lord coming from the Bible. Kaya pwede nating panghawakan yon. Meron diyang promises when you are nasa anxiety. May mga promise si Lord kapag nadong ka sa battle, ang spirituality mo. Meron promise si Lord kapag yung nangangailangan ka. Kaya yun lang po yung pwede nating maging assurance para lagi tayong maging matatag at matibay at laging magtiwala at manampalataya sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Mm-hmm. Ilan na ang iyong naging anak? May anak ba today? Ano po, tatlo po. Ang panganay ko po, ang pangalan ay Daniel Paul Rubella. Siya po ay 27 years old na.
And nagtatrabaho as a seaman sa RCCL. Supposedly kauwi lang niya last Tuesday. Tapos meron na rin po siyang wife, si Raquel. And meron na rin po ang isang apo, si Dane. Dane Elijah. And tapos yung pangalawa ko po, si Paula Pay. Ngayon po ay nakagraduate na ng HRM for 4 years course. And nagtatrabaho naman sa isang hospital dito sa Cavite. Then yung akin pong bunso, si Sarah Joy, ay as of now po ay nag-aaral sa Lyceum dito sa Cavite. And ang pinag-aaralan niya po ay accountancy. Kompleto ka na. God has blessed us so generously. May babae, may lalaki, at may apo pa. So wala kang hihingin pa, di ba? At saka, yung panganay mo, ang tawag namin dyan, mga bagong bayani, modern day heroes. Kasi, biro mo, ang layo ng mga pinaglilingkuran sa labas ng bansa para lang mabigay ang mga pangangailangan ng pamilya. Kaya, hero o bayani ang tawag natin dyan. So, welcome home. Ano? Mukhang sasakay na ba ulit sa barko itong anytime soon? 2 months pa. Sabi niya, 2 months yung kanyang vacation bago ulit siya tumakay sa barko. Ayan. So, sana magkita-hita tayo, ano, para mabisita naman natin si Ate Selly dyan sa Ludlod. Hindi ko pa siya ulit nakita kasi yung pinakahuling meeting namin ay pagdiriwang ng kaarawan. Hindi kita nakita dun eh. Kaarawan ni Ate Willing dyan sa may Alapan. So, I'm sure tuwan-tuwa si Ate Selly sa inyong narating, ano. Talagang yun naman ang prayer niya sa'yo. Maliit ka pa lang nung nakikita kita sa Ludlod. Ay, yun na yung pinipray over kanya ng kamay niya. Sinasabi niya, someday magiging pastor itong aking si Puginding. So talaga namang yun ang destination naman talaga din ng ating Panginoon sa iyo. So bibigyan kita ng 60 seconds. Ano pa yung gusto mong ibahagi at hikayatin ng mga taong pagod na sa pangunguna nila? Kasi sabi mo nga, acknowledge him in all your ways, sabi ng Bible verse, ano? Pero kasi, lean not unto your own understanding. Paki-explain nga yung part na yun. Alin yung hindi ka dapat magtiwala sa sarili mong kakayahan? Lagi nating tatandaan, ano po, kahit gaano kalaki ng ating na-achieve sa buhay natin, o sa pag-aaral natin, o sa mga naabot natin na degree sa ating buhay, talagang sometimes talaga dadating yung time na kakapusin pa rin. Dadating pa rin yung time na mapapagod pa rin. Mm-hmm. Pero ayun nga yung sinabi natin. Kaya talagang the Bible encourages na huwag yun ang pangahawakan natin. Kasi alam na ni Lord din na may hangganan ang kakayanan ng tao. May limitasyon. And sometimes, inaallow ni Lord na, sige, magpatuloy ka dyan, manali ka lang sa kakayanan mo. Pero one day, pag napagod na, lalapit pa rin talaga sa Panginoon. Kaya the Bible encourages us na kung gusto natin na laging maging matagumpay sa ating buhay, hindi dadating yung time na tayo ay mapapagod, acknowledge na lang natin si Lord. Supposed to be, isa sa lagi kong sinasabi, kapag tayo ay nagkaroon na ng personal na relasyon sa Panginoon, ang buhay natin planado na. Planado na sa Panginoon. Wala na lang tayong ibang gagawin, kundi isunod ito sa plano ng Diyos sa ating buhay. At kapag yun ay nagawa natin, sigurado na lagi natin mararanasan ang katagumpayan sa ating buhay. Yun po. Right. May tagumpay. Ika nga, no? Walang minti. The victory is ours. We can claim it. Okay. Another 60 seconds. Lead us in prayer para dun sa mga hindi pa tumatanggap. Siguro, you lead us in prayer pa paano sila makakatanggap. Go ahead, Pastor Gingin. So, nais ko lang pong gamitin ang pagkakataong ito doon sa mga nakikinig
sabihin na natin na nandoon sa mga sitwasyon ngayon na hindi alam yung gagawin, may mga hinaharap na problema, ay nais ko pong samantalahin ito na kayo ay aking maipanalangin. At kung wala ka pang relasyon sa Panginoon, I will pray ng isang panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. So if you are ready, kung ano yung sasabihin ko, pwede mong ulitin coming from your heart. At pagtanggap sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, kilala niyo po ako. Alam niyo po ang aking buhay. Alam mo ang aking mga pagkakamali. Alam niyo ang aking mga kasalanan. Mga kasalanan lihim o hayag. Sa oras na ito, Panginoong Hesukristo, humihingi po ako ng tawad sa iyo. Patawarin niyo po ako sa mga nagawa kong kasalanan. Binisin niyo po ako sa lahat ng aking mga naging mali, Panginoon. At sa oras na ito, galing sa puso ko, tinatanggap kita, Panginoong Hesukristo, bilang Diyos sa tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Ikaw na po ang magmaniobra sa aking buhay. Salamat po sa mga pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa akin upang ikaw ay makilala ko bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. At Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, yung mga pakikinig na ngayon ay may mga pinagdaraanan. Lord, hayaan niyo po na ang kapangyarihan ng iyong mga salita ang lagi nilang maging inspirasyon para harapin ang mga pagsubok sa buhay. Ito yung maging kalakasan nila. Ito yung maging sandigan nila, Panginoon. At ito yung lalong magpalalim na kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Maraming maraming salamat. Lagi niyo po silang bibigyan ng iyong divine protection, Panginoon. Yes. Yung encouragement coming from your word, O Lord God. At patuloy na iingatan niyo po sila, Panginoon. And I declare blessing upon blessing, Lord, sa buhay nila. Na patuloy po nilang makita at maranasan na tunay nga na ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming po salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako, ang sarap naman talaga. Ang God is so good dahil yan ay malinaw na isasapamuhin natin mula ngayon. Okay, another message of hope. Ano pa yung gusto mong ipaalala sa atin bago kita pakawalan? Alam ko napaka-busy mo rin. Go ahead. Nasa iyo ang... Siguro nga po, magpatuloy lang tayo sa Panginoon dahil alam natin, if God is with us, who can be against us. Talagang na doon yung pagsama ng Panginoon, protection. Yung pag-guide ni Lord sa buhay natin. As long as we make our relationship with the Lord ng tama. At magawa natin yung ating responsibilidad as a Christian na laging magbabad sa salita ng Diyos, sa pagbabasa ng Bible at sa pananalangin. And alam ko na tayo ay patuloy na gagabayan din ng Panginoon. Sabi nga niya, hindi kita iiwan. Hindi kita papatayaan. Thank you. Okay. Thank you so much sa iyong panahon. At hopefully, ang prayer ko ay magkita-kita tayo. Hindi naman itong huling beses. Baka maya-maya talagang tatawagan pa rin kita para sa iba pang mga ibabahagi. Ano? Maski kahit sino dyan sa congregation, you can share to us. Kasi itong ating programa ay tuwing Lunes, one verse a day keeps our worries away, ano? Katulad ng sinasabi ng mga doktor, one apple a day keeps the doctor away. Ito hindi lang doktor. Lahat ng problema ay mapapawi, mapapalis at mareresolba if we have one verse a day. So thank you pa si Gingging. God bless po. At kamusta sa iyong pamilya? Okay. Yan po si Pastor Gingging Rodelas ng Church of God World Mission sa Naic, Cavite. At thank you sa ating naging kaagapay sa technical. Siyempre, ang co-pilot natin si Juna Guba, sa ating CA, si May, si Maika, communication assistants natin. Sa social media, si Jello, si Kim, si Jam, at ang ating mga writers, si Aram, si Mara, at ang ating birthday girl pa rin. No less than news director natin, Ate Juday. At abangan niyo po ito sa Webes na darating Hunyo at 30 ngayong taong kasalukuyan ay siyempre may special coverage. Special coverage ng himpilang may todong lakas.
DWIC 882 kasama ang IZTV sa Digital Free TV Channel sa inaugurasyon po ng ika-17th Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., katuwang ng DWIC sa paghahatid ng mga kaganapan sa nasabing inaugurasyon, ang buong pwersa ng DWIC News Team, social media at engineering, gayon din ang home radio at RPN9, lahat ng istasyon sa buong bansa. Kaya tutok na, dito lamang yan po sa Himpilang, may todong lakas, DWIZ 882 at IZTV. So ito po muli, si Loli Rivera Acosta, at maraming salamat sa inyong pagsama sa ating One Verse a Day Keeps Our Worries Away. I just like to thank you, si Carol, ang aming Bible Group Leader, Carol Halili, ay nag-aanyaya na rin po para sa mga doon, sa mga interesadong sumama sa pag-umpisa ng aming Bible study, Community Bible Study ngayong July. So, pwede pa po kayong tumawag sa akin kung gusto niyo pong sumali. At thank you, Mrs. Penn, sa lahat ng abala. At Penn Bardan, ang aking kasama pa rin sa Church of Victory Christian Fellowship. At ngayon na rin si May, Maybelle Acosta, ang aming Douglas Club, Charlie Avila. So, we want to also thank you, our Chairman D. Edgar Cabangon. So I always say, keep God first in every area of our lives, so He will direct our path. Thank you, kay JM ng One Shangri-La Place. God bless everyone. Bye. Si Miss Loli Acosta, sulong na bayan sa DWIZ 882.